So bibigyan tayo nito ng magandang laban din for sure. Kingpins versus New Era. Game number one. Paklala lang namin to mga best up for Kingpins. Cram dito for Angela. 619 naman for Claude. Super Teen for Grock. At Crown naman dito for Thams. Majo for... Cecilion. Cecilion. Oo, pero sa red side naman natin, New Era. Andre for the Joyed. Aris for the PNK. At 6 dito para sa Hylos. Pero mukhang nagkakabakbakan dun sa top lane. Crown mukhang mapapatay pa nga din dito ng isang Valir. Pero Zac ang hawak dito ng Valir. Kay Mats naman ang isang Kimi. Oops, speaking of lamang sila sa early stage of the game having a Valir. Talaga namang pag tumama yan, uulit-ulitin. Oy, ginagamit talaga ng New Era yung kalamangan nila sa early stage of the game. Pero oh, na-flickeran plus ejector. Talaga namang wow, napatay ang isa sa mga players dito ng Kingpins. Pero for the backup si Crown, tama nga bang backupan mo yan kung wala ka na magiging buhay? Okay. Naku, tingnan natin. Medyo delicates nga mga bestiwa. Pero first blood has been taken by New Era. Ito na, si Crown pumasok lang din dito against Andre. Wala na buhay, pero yun nga lang siya pa din ang nabigyan dito. Minsan pag sobrang asim, talaga nawawala. Oh, nawawala sa discard eh. Kumbaga, napapaano ka, napapaasim kilig yung itsura mo din. Napapangiwi ka. Oo, napapangiwi ka din, siyempre. Sakit sa ulo yun, sir, pagka ganun. Automatically kasi, advantage yun ng New Era eh. May Valir sila, may Kimi sila. May Kimi sila, sakit sa early ng Kimi eh. Oo, sakit sa early ng Kimi, damage per second din eh. Ayan lang yung hero na level 1, talagang hindi mo gusto yung makatapat eh. Oo, so, aggression talaga yung may bibigay ng hanggang game. Hanggang ngayon, level 1 hero, mga... Uy, si Zoc dito, naku po, nadulas ng konti. Pero, may lumot. Malumot, tinamaan ng ano, ng... ngat-ngat ni ano, ngat-ngat ni Cecilion, mga besties. Speaking of Kimi, yun, balik tayo doon. Eh, sa early stage ng game, mga besties, malapakasakit niyan. Pagka kayo nag-invade, tapos may Kimi kayo nakaharap, naku, wala na ibang tapos yung Kimi pa, naka-sprint. Oo, yata happy bowlers ka talaga. Initas in-invadean mo mula sa blue buff, mula sa red buff, pabalik sa base nyo, eh, ahahatid ka talaga niya, nampatay ka na, nang di ka na mabubuhay. Oo, talaga may magsasakay sa'yo na apat na tao, at sasayawan ka, automatically na yun. Tama. And ito na nga, the match dito, parang ganyan yung tunog, pre. Ito yung tunog na. Oo, di ba? Yeah, matik yan pagka nabigyan, pero ito na nga si Kram, eh, tinitingnan na lang yung tower niya kaysa naman mabigyan pa siya dito. Impossible pa nga mabasag, pero ang laking tulong talaga nung ano nung aso ni PNK. Siya yung nagiging tank eh, siya yung pumupuesto eh, kasi kaya naman buhayin ni Aris yan ulit eh. Pero top lane natin mga kaibigan, with the Kingpins mukhang mapapatay pa si Andre. Hindi, buhay pa rin dito. Apat si yung katapat pero buhay pa din siya. Andre mukhang mani-negative na, ang tagal nung backup nung team niya, op na ejector yung isa, pero eto na nga parating na ang tropa. Kimi mo may racket, binitaw na rin dito, medyo na late lang nung glorious pathway. Pero eto naman ata yung magiging sagot. Angela, pumasok kay 619. Wala pang damage yan. Wala pang masyadong item. Ang isang Claude dito. Pero oop, nabuhay. Buti na lang may Angela dumating. Kung hindi, naku po, baka nadali si 619 dun. Pero, alam naman natin, kaka-level 4 lang din ang Angela. Kaya nahihirapan na nabawas-bawasan ang buhay. Pero at but at least, napatay nila dito ang Johed. Yun nga lang, napakatagal. Nakapag-buy time. Oo, nakapag-buy time pa yung Johed dun, di ba? Hinintay pa nga yung mga kakampi niya. Tsaka yung plug kasi, para sa akin ha, pag gaganto emblem mo, mas priority para sa akin mag-farm ka na lang muna. Kasi sayang yung 50 gold every ano, jungle monster eh. Pag nakawa kasi nun, pag nag-retry ka, automatically 50 yun. So hanggang mag-level 8 ka, kailangan mag-farm ka muna ng mag-farm. Kasi level 4 di pa mararamdaman yung ultimate mo. Exactly. So yung level 4 mo, pang-clear lang ng creep. Pag nag-level 8 ka, tapos nakakuha na ng Demon Hunter Sword. Yung tsaka, Blazing Duet, ipang-clear niya lang muna dito habang nagpa-farm siya. Kaysa yung ginagamit niya muna sa mga hero. Kasi wala pang ano to, wala pang sakit to. Sakasali nga naman, no item, no damage pa yan mga bestie. Pero ito, sa bilang banda, ito naman po, naupo na, gamit na rin ang Flicker Out dito para kay Zac for his Valir. Pero Crown dito, hindi dahil ang sakit ng apoy, baliwala. Sa middle lane, pwede. Ito na, nakupo, tinamaan ng puppet strings, mga kaibigan kami from Angela. But here comes a Blazing Duet na naman para kay 619, but no. Wala naman lang damage na i-provide, but a good clear lang yun. Siguro, minion na lang ang inisip niya doon, at least mawala. Para hindi na sila mapush ng tier 1 tower. Ito, maganda pala dito yung ultimate ng Kingpins, eh, no? May ano, may 619 dito ni Rey Mysterio, tapos Walls of Jericho. Yun, okay, Walls of Jericho ni Grock, talaga namang napakalupit nun, sir. Oo nga naman, no? Solid nga may naman yun, lang batuang pa ni Joey. Meron ding ano, meron ding wrestler dito, syempre. Oo, wrestler talaga, kakaiba. Pero yung kunat kasi, tsaka yung ano dito, si Hylos, alam niya na yung ano niya eh, yung kunat niya eh, kaya niya nang pumatay din naman eh. So,
pagkaganto, oh, nabigay agad yung ano Glorious Pathway para makasecure sila ng ano tower. Insta so, regen pati yung ano mga minion nila. Kaso nga lang, naubos na yung minion mga besties, kinapos sa damage output. Pero okay lang, item check nga tayo dito, direct. I just wanna see the progress of Kimi syempre dito sa early. Pero to BOD pa lang ang bubuin pala dito ni Kimi. Pero naka-upgrade din yung Raptor machete niya. Yung Raptor machete na upgraded sa Kimi, mga bestie, at napakalaking bagay na yun kasi may slow na yun nakasama. Uy, pero na oops, naku po, si T6 naman dito, napatay na naman on the side of a new era. Pero that's the very first death pa lang pala. Otter tail dito, open na. Naku po, pwede itong kunin ng Kimi yung sakasakali habang napakalalim pa ni, ano, ni PNK. So, PNK dito, doing a great jump sa bottom lane. Hindi talaga siya umaalis. Kayang-kaya talaga siyang kayang-kaya talaga niyang tapatan kahit sino sa bottom lane. Perform na lang siya. Nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak. Medyo masakit. Idol, check nga ulit tayo. Direct Popeye sa PNK naman. Nako po, gundo naman pala nung ginawa. First helmet agad, no? First helmet agad. Buti hindi pa nga siya nag-uumask eh. Pag nag-uumask yun, walang galaw lalo. Pistan palagi. Oo, pistan palagi yun. Dito gangster ah. Napilitan si Angela gumamit ng ano, nung ang tawag dun? Mortality ba yun? Hindi. Sakit sa bangs niyan pagka ganito kalaban mo. No. Ano nga, ano kayang ano dito, no? Pangongontra mo dito sa ganito alin mo, PNK, Aldo siguro. Pwede, gawin mong stack yung ano niya, aso. Okay, hindi, malabo. Sa mga apat na tira mo yun eh. So bagay, pag i-stack yun, no? Malabo, medyo makunat yun eh. Tapos napapabalik niya pa. Plus armor pa rin sa kanya yun pag nag-second skill siya. Oo nga, mahirap din, mahirap. Depende siguro. Siguro dadalawahin nyo, pero yung isa ka lang, mahirap yun. Mahirap nga tapatan to. Siguro Uranus or Esmeralda, yan. Para... Yan, Uranus, Esme, pwede pa. Uranus or Esme, yan, pwede. Kuhaan mo lang ng kuhaan na ng shield. Pero hindi mo siya mapapatay. Kumbaga, tapatan lang kayo. Oo, tapatan lang. Mahirap nga, mahirap. Maganda tong ano, maganda tong PNK actually. Worth it banning to. Kaya nakakita nyo naman kadalasan din sa ating draftings. Eh, binaban talaga tong PNK na to. Oops, ayun. Naku po, si Mado. Aray. Medyo hindi tumama. So, eto lang yung sa New Era. Maganda na yung naging rotation nila ng early stage of the game. Sana, wag silang magkaroon ng error. Kasi pag nag-error sila, si 619 saglit na makakabawi yan. Pero eto na nga yung Glorious Pathway na ibigay na mga kaibigan na naunahan pa ang Unstoppable Force na ibigay sa isang Claude. Pero nakapag-BMI out din naman kahit papaano, tatlo, laban kay Crown, napalakpakan pa nga din dito. Pero na-ejector! Grobe. Yung ano, yung Claude. Good ano yun, good selection mga kaibigan. Nagulat siguro si Claude dun, no? Na, walang iya, may flicker pa pala yung Joehead. Pinasok siya dun mga besties. Nakatakas na siya eh. Oo, okay na eh. Buhay na eh. Welcome to your second life. Kumbaga, eh yun nga lang mga besties. Ito na naman sa middle lane. Clash pa rin tier 3 tower. Naku po, si Hylos has been taken down. Nang gigil talaga ang new era mga kaibigan. Tatlo, dumapa sa kanila. Apat pa nga yata. Last man standing pa dito si Mats. Binigyan pa nila ng pagkakataon dito, mga bestie wap, ang Kingpins. Sinaglit lang yung turtle. Oo, syempre, naka-ano siya eh. Matik yan. Naka-emblem siya ng ano eh. Matik yan. Jungle eh. Kanya na talaga yan. Tsaka naka-Raptors machete din siya. Mas malaking bagay yun. Mas malaking dulot yun sa ano. So, kahit mapatay daw yung apat nilang ka-teammate, at least nakakuha pa rin siya ng objectives. Naunahan niya pa rin for the objectives dito yung Kingpins. Kasi, possible, pwedeng maging ano yun eh, pwedeng maging edge yun para sa kanila na mabaliktad kahit paano yung laro, kahit napupush at napupush sila. Kasi, pag dumating yung late game, si Claude dito, ang gagawin lang naman niya, magpa-farm eh. Pag nakapag ano na, papalag talaga. Na yan, di ba? Na-delay lang talaga yung farm niya. Pero, at the end of the day, at the end of this like 15 minutes or 20 minutes, eh for sure may item ng Claude nun, or lahat na sila may item dito. Ang pinaka-factor na lang for Kingpins, wag na sila magpabasag ng tier 3 tower para hindi sila mahirapan dumipensa. Diba? Kung may balak silang ipa-late game tong laban na to, yun lang ang depensa nilang todo, full force, tier 3 towers. Other than that, okay na yan, kahit lumit yung vision nila. Importante eh. Mapatagal nila yung laro. Yun yung importante. Kasi na-late na ng farm si Claude eh. Wala nang no choice. Wala pa nga siyang kill eh. Kung makikita natin dito, wala. 0-1-3 pa lang nga niyang standing. Death pa ang nabigyan siya. So, mahirap nga talaga to. Compared sa Kimi, na napakataba na 8k gold na nga ata yan. Yung Kimi na yan. Sakit na rin yung ano, si Cillian. Taas plus si Cillian pa, di ba? Yun. So, matik pa rin yun. Pero, oops, ano dito, na medyo nag-asim si Super Team. Pero papalag din naman, mga kaibigan. Majo, nasaktan dun sa damage ni Matt. So, mapupush nga ba itong middle lane? Yun, basag na. Sinasabi ko na sa hula, dapat yan ang mga bagay na hindi nila ibitaw. Pero, wala na rin no choice eh. Di rin naman nila kaya talagang depensahan. So, thank you na lang sa tips, Kuya Zeus. Pero di talaga kaya. And 20 seconds onto our game time, magkaka-turtle na. I mean, magkaka-alert na. So, that's gonna be a big
effort dito for New Era. Wala pa palang nababasag na Tori ang Kingpins ni isa. Ayun niya eh. Yung top lane, pwede mabasag yun kung ano, dadagain nung isa. Pero negative din naman kasi yung damage nila nandun lang sa ano eh. Nasa Claude lang. After nung damage nung Claude, wala na. Pero Majo Trisha, nabigay yung Purify dito. So possible, talunin na ni ano to, ni Andre. Talunin na, bigyan na ng ano to, Flicker, tapos Injector palabas. So nakikita natin dito yung kunat ng isang Grak. Wala naman tayo masabi talaga sa kunat ng isang Grak. And maging maganda. Pero ang ginagawa kasi nung Kingpins, pinitignan lang nila kasi kumukuha sila ng objectives yung New Era. Oo, tama ka dyan. And for these mga bestie wap, okay na okay ang galaw ng New Era dito. Kahit na medyo behind sila pagdating sa KDA score, eh objective wins games mga besties. Kingpins nga 7 ng score nilito compared sa 4 kills lang ng New Era. Pero look at the map mga bestie wap, wala pang nababasag pa lang Kingpins dito. Plus nakapag turtle naman ng New Era and the 33 tower sa middle lane has been destroyed. So eto na ang Lord dito, 6 against 5 na ang mangyayari dito. Pero pwede nang isabay ng New Era at dapat bottom lane. That's gonna be a problem kasi hindi pa handa si Claude dito mga bestie. Isa pa nga po, pa sa papakita mo. Oh. Pwede na, pwede dalawang winter. Nakadalawang winter trancho na yung dalawang mage nila. So automatically, makakapag-burst yan. Makakabigay yan or hindi nila masasalo yung full damage ng Blazing Do It. Oo, diba? Yun ang problema dito. May ano na, mayroon ng damage ang Claude dito, panigurado. Kaso, ang usapan naman na dito, yung defensive stats na rin, syempre. Hindi lang nang diba, damage. Sakit na. Aray, sakit na niya, no? Oh, diba? Patik lang talaga yun. Matik yun. Pero hindi kasi, gusto ng ano, ng New Era na makapatay. Mm-hmm. Ang gusto nila, oh, may damage yun na naman, pak! Isa pa! Paalam, buti may flicker. Paalam, harakiri. Oop. Negative yan, pagkagan yan. Uy, gigilit. Post daw, sabi ng Kimi, direct. Kinabahan, kasi nagulat na damage eh. Untik na. Ayun yung sinasabi namin. Huwag kayong babasta-basta sa ano, sa Sicilion tsaka Claude. Oh. Iba pa rin yung Sicilion sa late game, mga idol. Parang may mage na ano, may mage na Aldous. So pa yun, no? 2 hits. Parang gano'n kasi nag-i-stack yan every time na pumapatay siya ng minion eh. Nag-2-hit, nakaka-2-hits yan. Wala pa nakikitang na 1-hit ni Sicilion, syempre. Pero matik yung 2-hits, marami na ako nakapanood na 2-hits sa Sicilion, mga best. Lalo na kung makakasalo nun si Kimi. Talagang punetso yun. Napakalambot lang niyang Kimi, mga besties. So, distansya dapat dito for Kimi. Nakita nyo naman yung potential ni Sicilion dito. Pwede na pumalag. So, abang-abang na lang siya dito kay Claude. Si Claude naman, magkaroon lang si Claude dito ng immortality siguro. Pwede na. O kaya kahit ano, Queen's Wings. Or Queen's Wings yan, no? Queen's Wings para bumalik yung buhay niya kung sakali. Oo, mga ganyang item, mga defensive item. Kaso medyo negative na din kahit sumanib sa kanya yung Angela, naka-winter truncheon kasi yung dalawa. Siguro para saan, unahin nung Sicilion yung dalawang ano, yung dalawang damager ng New Era, no? Oo. Kasi kanina 2 hits lang yan. Kimi, oh. Kimi talaga unahin nila dyan, tsaka PNK or basta Kimi, mawala yung Kimi, tas kahit sino nang kasama, kahit si Johead pa yun, si PNK pa yun, si Valir. Sure ball na yan. Kasi itong PNK naman, pagka lumate game na to, nagkaroon na ng mga defensive item yung Kingpins, di nila mararamdaman yung aso dyan. Yung aso dito, parang magiging tank roll na lang din kung sakasakali. Mahirap na lang siya patayin yung aso, pero di naman na ganun dadamage yung aso dito. Manigurado. Ang laking bagay lang ng aso? Oo, laking bagay lang talaga ng aso, early to late game. Kasi sa early, napakadaya niyan. Sa late game naman, napakakulat ganun din. Na aso. Oo, kasi pag naka-omas si ano dito, si PNK, walang galawan talaga. Sabay-sabaya mo pa ng Thunder Belt. Pagka nakagalaw ka, matik yun. Oo, pag may Thunder Belt pa. Diba? Thunder Belt, omas, sabay. Saan ka nga naman pupunta nun? Walang dyo. Naslo ka. Sa ulo yun. Sa ulo nun, naka-curse helmet pa yung aso. Walang di ba? Every time na lalapit sa'yo, masasaktan ka. Nag-effect pala sa aso yun, no? Oo, nag-effect pala sa aso din yun. Walang yan. Kung ano pala yung item niya, nag-effect din sa aso niya. Ayun, no, nakikita mo yun. Umaura din yung aso. Umaura, mga besiwap. Lalo na siguro pag naka... Ilan yung ano neto? Yung resolution yan, Popeye. Pag naka-high yan, nao, kitang-kita natin yung mga skill niya. Uy, pero masakit na. Ako po! Ay, yun yung mahirap sa tank. Oh. Ito yung mahirap sa tank para sa akin. Hindi na ngayon alam kung paano ko kontrahin yung... Walang flicker si Kaalis dito si Mimaw. Mm-hmm. I mean, kaya din na paalis yung kanilang show sa... Kaso nga lang, naubos na yung minion mga be... Ah, yun ang bakbakan! Age, no? Oh. Kung
eh more on helmet pa yung aso, walang aura mga besiwap, lalo na siguro pag naka ilan yung ano nito yung resolution niyan po pay pag nakahayan na oh kitang-kita natin mga skill pero, uy, pero masakit na po. Ay, yun yung mahirap sa tank. Oh. Ito yung mahirap sa tank para sa akin. Hindi niya ngayon alam kung paano kukontrain yung Kimi. Oh, kasi versatile yung Kimi. No. Versatile yung Kimi. Pwede siya mag-physical damage. Pwede siya mag-switch to magical damage. Item check yung grab. Oo, nga. Oo, di ba? Pero pantay naman eh. Pantay naman eh. Meron siyang for magical. Meron siyang for physical. Pero sakit eh. Masakit pa din. May Valir pa. May Joid pa. May PNK pa. No. Mahirap-hirap nga ito, di siya makapag-focus kung sa asali. Nalambot si Grock doon ha, ngayon walang nakakita. Sa bagay, kasi hindi rin naman kasi siya naka-tank emblem, naka-support emblem lang din. So, malambot, ma-expect na natin na medyo malambot siya like other tanks na naka-tank emblem. Dito katuloy ito ni Hylos na talagang naka-tank emblem na, naka-revitalize pa. Ayun din kasi yung lamang nila. Oh. Kasi sa ang gusto kasing gawin dito ng Kingpins is i-face check. Kasi nga, ang kinukuha lang naman nila ng lahat ng Grock eh more on movement speed eh. After ng movement speed wala na eh. Hindi naman naglalagay ng movement speed sa ano eh, sa Hylos. Yung kailangan lang nila ma-maintain yung kunat niya eh. So possible talaga tank talaga yung kukuha nila. Pero for the Grock malabo yung mag-tank kasi masyadong mabagal yan eh. Paano ka makakapag face check? Paano ka makaka-rotate na maganda kung naka-tank ka? Eh goods nga yan pagka ganyan. Tsaka yung cooldown reduction sayang din. Item check mo nga tayo ulit direct Popeye dito habang walang matinding nagbabakbakan. Mag-aano siya? Mag-ati na shield yung Claude. Naka Demon Hunter Sword naman din yung PNK. Tapos naka ano, naka Ice Dominance Ice. Grabe nga yung slow niyan, paligid-ligid ay puno ng linga. Oo, masakit sa wala. Pero hindi pa niya binubuo yung umas, no? Hindi pa, last item na siguro yan. Baka last item na. Sayang yun. Kung ilalas item mo, patapos na yung laro eh. Ano kayang bubuo niya dito sunod? Feeling ko ano eh, Windtalker yata eh. Baka Windtalker. O kaya Scarlet Phantom. Yun lang naman eh. Windtalker or Scarlet Phantom. Pag Scarlet Phantom, may damage yung nakakasama yun. Critical base. Oh, Windtalker pampabilis. Oh, saan ka doon? Ikaw? Pampabilis ako eh. Windtalker, ano ko eh. No? Nakatangka ko eh. Diba? Oh, tama. Windtalker ka dyan. Parang ngat-ngat talaga sa aso. Wala nang ano. Ba't ako magpupure damage eh? Wala naman akong damage. Tama. Windtalker ka yan. Windtalker lang tayo. Windtalker lang. Para Windtalker. Okay na yan. Kahit huwag na siya mag-Thunderbelt nun. Kasi dalawa lang yan eh. Pag nag-Thunderbelt ka, may slow. Pag nag-Windtalker ka, may movement speed. Eh. Di doon ka lang sa movement speed, di ba? Para diretso mo na ng movement speed, no? Diretso na ng movement speed. Di mo na kailangan mag-slow, mga besties. Pero ito na. Opo, ayun, yung Grock pumasok. Patay, goodbye. Saan ka pupunta, idol? Mag-isa ka na lang dyan. Naku po, iwan sa dreams. Lalim. At kaya pinasok ni Grock yun, no? Lalim nun, pre. Ang malupit pa nun, Winile Charge niya, papasok. Ayun nga eh, no? Medyo negative yun. Tapos ito pa, napapata si Tron, mga kaibigan. Oops. Pero naklapan din dito ni Majo. Medyo masakit yung damage. Pa, boom! Sige, dalawang tira. Pero Andre, nakatutok na doon. Unstoppable force na ibigay. Pero nga, dahil may ano dito, may mga spell pa na malulupit, objective na lang for doon yung tira. Nagbibiro yung sisili. Walang buhay! Dami mga buhay, pre! Pasukin niyo yan! Pag umiikot yung Lord, wasakay dyan! Papapuntay niyo yung ano, yung Thumbs. Kaya ng Thumbs yan, pre. Sasakay mo yung Angela. Naku, naku, sayang to. Sayang kung na, sayang. Kung nakita ng Thumbs yun, pre, tas sumakay yung Angela. Item check mga alert kung may ano dito, necklace of durance yung ano. Meron. Si Angela. Oh, hindi, si Kimi din meron. Si Kimi meron. Huli si Angela na, meron. Oh. Ito na nga, binuuna. Binenta yung mask. Movement speed daw siya, movement speed. Paano pag na-Thunderbelt pa siya sa last, no? Pwede. Ah, hindi, immortality na to. Negat na yung Thunderbelt. Ah, hindi, bubuin niya pa nga. BOD ata to. Hindi, alam mo ano? Hindi, Malefic Roar, pre. Malefic Roar na yan. Game, mautak nga pagka ganun. Mautak yan pagka Malefic Roar, rektahan talaga pag nagkataon. Laing bad trip nun. Kasi nagtanong eh, lahat ng item ni PNK nagre-reflect dun sa aso niya. So kung ano man meron siya, meron din yung aso niya. Kung mas maganda yung Malefic Roar, may mas damage nga siya, no? Basag nga sila dun pagka nagkataon. Makadikit lang yung ano, pre, makadikit lang yung aso dun sa ano. Sigurado, ngat-ngat. Sa Tore, ngat-ngat talaga yan. Ngat-ngat talaga. Huwag lang sila papapuesto kay Majo. Si Majo yung may damage sa masakit eh. Ito na nga, Blazing Duet ang naibigay. Glorious Pathway doon sa kamilang banda, kamilang Ibayo, pero na-defend pa rin nila ang Sanctuary Lord dito sa middle lane. So, nakabasag lang din. Top lane na lang yung magiging possible. Nababasagin ng Nuira dito. After nun, pwede na. Pwede nilang mag-engage to a teamfight na naman or i-reset na naman to. Depende kasi sa kanila eh.
Ayun o. Grabe, grabe mga besties, pinapaitan ng New Era. Lamang po yung Kingpins pagdating sa KDA score, 9-5. Pero kung titingnan nyo naman eh, yung objectives dito lahat sa New Era. Kanila yung Turtle, kanila yung Lord. Tapos wala ay, kaya nang saluhin ni ano, kaya nang saluhin ni Hylos yung damage, no? Oo. Okay na din. Kailangan, pero kailangan wag na itutok ni Majo kay Hylos kasi alam niyang, oh, ayun. Oh, yun. Doon natutok dun sa dalawa. Basta sa mga mage. Doon yung tutok. Wag kay Hylos. Oh, wag doon sa Hylos. Kasi tank yan eh. Tank sa tank pa rin, mga kaibigan. Kung nakatank emblem yun eh. Hindi ka kaya. Oh, tank emblem yun. Tapos kinoconvert pa niya yung, ano, yung buhay niya, di ba? Oo. Oh. No. Oh. Sa ulo yan, sir. Siguro para sa akin kay Andre. Oh. Patanggalin niya muna yung purify ni Majo, tsaka niya pasukin. Item check mo nga, isa pa, sa Johead. Ah, oo nga. Kailangan nga, ano dito ni ano. Rose Gold Major. Masakit siya eh, nasasaktan siya eh. Naka-pure defense na nga siya sa Magic kasi alam niyang it's Majo time na eh. Ayun na pre, oh, yung PNK, bubuo na yata Malefic Roar to. Kung hindi, ayun na pa, Malefic na. Malefic or BOD na lang to talaga mga best. Hindi, Malefic na lang para mas lamang sila, para sa glit. Kasi mabubuhay yung aso eh. So patakihin niya agad sa Tori. Oo, nakakabuhay. Tatawagin niya lang naman yun eh. Tapos ang boxing talaga doon. Ayun, Malefic Roar na yung kaniwa. Malefic Roar nga, oo. Good thing. Maganda-ganda, parehas kami nang naisip doon. Yan ang maganda talagang ano dyan. Ano, mangangat ka lang yan. Naku po, wala akong paki sa inyo. Ay, yung base, yung buhay ng base. At iya agad. Naubos agad. Uy, na-ejector si Thanos dito, mga kaibigan. At mukhang mapapatay pa nga rin. At hindi pa rin ako si Majo. Nagbibigay pa rin ng damage. Pero 619 free hit sa gilid. Nakasakay yung Angela. Pero nanganganib sila doon. Majo, nakita mo naman yung damage ni Majo na naibibigay every single time na may clash. Pero godlike na dito. Mga kaibigan, dalawang immortality eh nawala na. So, kailangan ng bantayan. Ito na, kinalmot na mga kaibigan. Majo, mamamatay dito. The power of feeling dog, mga kaibigan. Ay! American Pitbull Terrier is online. Pero yun nga lang, disengage. Masakit din, Tori na kasi yun eh. Masakit na. Pero maganda yung BMI doon ni ano? BMI doon ni Claude. Kasi papunta na yung ano, yung rocket ni Kimi. Talagang nakaiwas siya doon sa dilubyo. Shoot nga yun, mga bestie wap. Nakataas pa siya, pero... For this, nahirapan din ang New Era. Siyempre, natapusin ang laban. Ito na yung late game na sinasabi natin Kung bali kaya, wala na yung early. Kaya yung sabi ko kanina, kunat din ang aso. Oh. Kaya yung sabi ko kanina, dapat di sila nagpabasag ng tier 3 tower if they really want to have a very, very beautiful fight para madepensa nila to. Kaso wala naman na tayong magagawa. Hindi talaga kayaanin yung heavy damage output ng New Era. Kaya nabasagan sila ng tier 3 tower. Pero okay lang yan kasi nahihirapan lang sila dumepensa. Kung patayin lang din naman, nakakapalag naman ng Kingpins. Objectives lang talaga sila Ghouls. Diba? Ay, nagpalit. Oops. Nagpalit siya, nag-Berserker's Fury yung ano. Ah, binenta yung Curse Helmet. Nag-pure damage na. Nag-pure damage na, mga bestie wap. Okay lang. Curse Helmet lang naman yun eh. Okay na din. Hindi na masama. The Wolves of Jericho na ibigay. And mukhang aalis yung tropa ng New Era. Makukuhanan pa nga ata ng Kingpins dito. So ito yung maganda para sa Kingpins. Possible na makuha pa to. Itong Sanctuary Lord. Pero si Andre, nakikita natin sa backlanes ng galing mga kaibigan Angela. Nakasakay na kay Claude. Pero wala tinamaan yung Blazing Duet. Sayang naman yung damage na ibigay dito. Pero op, nasa likod si Majo. Naantay niya magkaroon ng error dito. Yung aso sa mid. Ayun o, tingnan mo mga kaibigan. Ladies and gentlemen. 1-0 agad tayo dito. In favor of New Era. Naku po. Na-micro sila doon. Kala nyo. Ulit na dogs out. Ulit na dogs out.